Araw-araw, ako'y umiiyak sa aking kwarto. Iniisip kung saan ba ako nagkakamali. Nag-iisip kung kakayanin ko pa. Kakayaning magbigay pa ng kasiyahan sa iba. Nasa kwarto ako at may lagi akong kasama. Siya'y nagbibigay sa akin ng kapahingahan. Pero kasama nito ang pagdilim ng aking paningin. Kasama nito ang mga hiwa sa aking katawan. Nagsasabi ako na ayaw ko, kaso sobrang nakakaakit siya. Nararamdaman ko ang katahimikan, nararamdaman ko din ang pagsuko. Ilang oras na ang lumipas at ako'y nakatingin sa mga pader. Nakikita ko ang bawat sakit at pagdusa. Nakikita ko rin ang mga ngiting nakasulat sa aking labi noong naglalaro pa ako sa kalsada. Sa aking pader, may apat na larawang nakasabit. Unang larawan ay naglalaman ng mga teksto, tekstong puno ng kilig at kagandahan. Napakasaya naman ang larawan ito. Pangalawang larawan ay naglalaman ng isang pelikula, pelikulang puno ng saya, sakit, at isang pagsasama na hindi kayang sirain ng mundo. Pangatlong larawan ay naglalaman ng mga maligamgam na gabi, larawang puno ng bawat lugar na aking napuntahan kasama siya. Ang pang-apat na larawan na nilalaman ng mga masasayang usapan, usapang nagpapangiti at nagpapakilig sa akin, biglang naalala ko, mga alaala na lamang ito. Tapos, tumingin ako sa itaas ng may luhang tumutulog. Nakita ko may mga bituing nakadikit sa kisama. Sila'y nagsisiilaw ng mahina at malakas. Nabibilang ko ang bawat bituing, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Isa, isang tao ang pinakamahal. Dalawa, dalawang beses akong umiyak sa mahina ako. Tatlong beses akong nagpatawad, ngunit sinaktan pa rin. Apat, apat na beses akong nagsikap sa bawat ilang, pero wala pa. Diba, limang buwan lang ang pinakamahabang inaayos na. Anim na beses akong nagsikap sa puso. Ito, pitong tao ang sumiyak sa puso ko. Sa mga bituing binilang ko, halos lahat ako'y bigo. Kaya't ako'y nagtakip ng muka at tumitig sa aking sirasirang puso. Sabi ko, kaya ko pa bang ayusin ito? Sabi ko, hindi ko na kaya. Nagtanong ako ulit, may nagmamahal pa ba sa'yo? Sabi ko, wala na. Huling tanong ko, kaya mo pa ba? Ang sagot ko, hindi na. Pagsagot ko sa huling tanong, sabi ko, patawad, paalam sa ating nakaraan. Tapos, biglang may kumatok sa aking kwarto. May umakap sa akin at pinakita ang magagandang alaala na aking nakalimutan. Sabi niya, magiging maayos din ang lahat. Kumuha siya ng kumot at sinamahan niya ako sa isang kapehan. Doon, sinabi niya sa akin, usapan natin. Una, hindi ko ito gusto, pero yung boses niya ay napakalambing, kaya't ako'y ginanahan ng pag-usap. Nag-usap kami at nagkaroon ng ginhawa ang aking puso. Umiyak ako. Umiyak ako. Nagbigay siya sa akin ng mga teksto. Tekstong pwede ko magamit araw-araw. Lagi itong nakakatulong sa akin. Kapag dumidilim ang aking paningin, siya ay nagpapatutog ng mga awit na nagpapakalmat ng pagpapasaya sa akin. Bawat awit ay naglalapit sa akin sa isang pagkakataon. Nakakita ako ng bahaghari sa akin. Bawat tingin ko sa bahaghari, unti-unti nagtubuon ulit ang isa. Sa araw, may tumutok ulit sa kwarto. Sabi niya, ito na lang. Hindi ko inaasahang may bagong dati. Damanan niya ako sa isang puno. Ang punong ito ay may mga sirang ilaw. May mga maayos na ilaw. At merong ilaw na tinatakpan ng isang koritas. Nagtanong ako, bakit iba-iba ang lagay ng mga ilaw? Sabi niya, ang bawat ilaw ay nanggaling sa iba't ibang lugar sa buhay. Ang bawat isa ay isang-isang din pinagpapalaan. Hindi lahat gumagana at nakikita, pero isa lamang ang kanilang pinagpapalaan.
Dahil lahat sila ay mahalaga. Lahat sila ay maganda sa sarili nilang paraan. Kaya kahit ikaw ay natatakot umaba, lagi mong aalahanin na may protection ka. Nawawalan ka na ng pag-asa, mayroong handang bakuna sa'yo. Mayroon din handang patuloy. Mahirap magkaroon ng isang digmaan at mahirap lumaban ng isa. Kaya kung natatalo ka na sa digmaan, huwag kang sumuko. Kundi sumigaw ka at magpatuloy. Magtiwala ka, umasa ka, na makakaahon ka sa kanya. Na may tutulong na ayusin ang puso mo. Na may sasama sa'yo sa digmaang pinagdadaanan. At iyon ang Diyos, ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo, at ang mga bayani mo. Sila lamang ang tunay na nagpapalasa. Kapit lang, wala lang. Alam kong kakayanin natin. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, aalahanin mo na pinagdadasal ka ng isang tao. Kung gusto mo nang mawala sa mundo, huwag mo na. Dahil may mga nagmamahal sa'yo. Kung gusto mo na sumuko, huwag mo na. Dahil may mga lumalaban. Kung nahihirapan ka sa digmaan, isa puso mo ito. Hindi ka nag-iisa sa digmaan. Nandito ako para sa iyo. Handa akong alagaan, makinig at tumulong. Mga kabataan, huwag kayong sumuko. Magiging mabuti kayo lagi sa inyong mga dahil hindi nyo alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya aalahanin mo na mahalaga ang kalusugan ng inyong mga. Ayun lang, sana na inyong mga ating. At ngayon, nagtatapos ang aking video. Digmaan by Alesha K. Lubriel.